Yes. Ito naman. Kasi diba nasabi mo nga na ang taas mo mangarap. Mm. Tapos bata ka pa lang. Paano nagsimula yun? O saan nang galing yung fire na yun within you na parang, hindi, I deserve so much more pa. Or parang, I can do so much more pa. Parang. Paano nag-start? Yun nga siguro bro, parang ano ka eh. Mm. Eager ka na marating din yung kung ano yung nararating ng iba. Yung mga nakikita mo. Oo, nakikita mo eh. Bakit sila nagagawa yun eh? Mm. Bakit ikaw hindi mo kaya, di ba? Doon ako kumbaga doon ka nagda-drive eh. Hindi lang, yung kumbaga ako nga, pamilya ko yung nagda-drive sa akin para mabigay ko yung, bukod sa pangangailangan namin everyday, isipin mo bro, comfort mamamatay ka na lang nang hindi ka nakapag-travel. Ang dami mong hindi na experience. Di ba? Yung komportableng buhay lang, gusto mo lang yun sa probinsya or sa bahay, pasok, trabaho. Kumbaga bro, ang dami mong pwedeng gawin, sayang yung buhay. Maiksi lang yung buhay eh. Totoo. Pero pwede mong anuhin eh. I-maximize. Oo, i-maximize. Kumbaga, actually. Di ba? Pwede mong gumawa ng mga something na hindi dapat, hindi na laging ginagawa. Oo, na, yun nga, live life to the fullest, na talagang lahat ng pwede mo experience mo. Pero kasi sandali lang, hindi mo yun magagawa kung wala akong pera, di ba? Yan lagi ko sinasabi, nakakala kasi nila pagka pinag-uusapang negosyo. Kasi di ba ngayon nauso yung mga influencers na parang, hindi naman, ako, believe din ako sa kanila kasi alam ko naman yung na-reach nila. Yes. Di naman, ako, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ganyan. Pero pansin mo, yung yabang culture ba? Yung parang mga flex culture. Oo. Kaya nagkakaroon tuloy ng view yung karamihan ng tao ngayon sa mga negosyante na mayayabang, na mundane, no? Kumbaga, ang shallow lang ng mga trip nila. Pero sa akin kasi, iba view ko sa pera. Kaya, di mo mahilig sa sakyan, di naman ako mahilig sa relo, ganyan. Na parang akin, gusto ko kumita ng pera para magkaroon ako ng tool para magawa yung mga gusto ko pa. Na yun nga, makapag-travel o yung mga projects na gusto ko. Gusto kong gumawa ng mga kanta, gusto kong mag-shoot ng mga ganitong pelikula. Kailangan mo ng pera eh. Tool siya para magawa. Hindi siya parang, gusto ko lang maging shallow, gusto ko lang magyabang, pakita sa iba na mas mataas ako. Hindi ganun eh. Parang yung mga ano ngayon nauusong tanong yung yung ano ba, money can buy happiness ba? Well, totoo yun. siguro kasi may mga kilala rin akong mayaman, sobrang yaman pero malungkot. Yung iba suicidal. Totoo yun. Yung mga anak nila to ah. Kasi parang ang bilis ng access ng pera sa kanila eh. Parang yung maliit na problema malaki sa kanila kasi hindi, kumbaga, kaya kong bumili ng Louis Vuitton, ilang taon pa lang ako. For example, misi kong may bagong vlog ngayon. Eh. Sinasabi niya sa mga bata, sa pamangkin niya, na ano na, yung mga pangarap nating laruan, bro, nasa endgame na sila. Nakuha na nila. Si yung anak nilang babae ni Junie Boy. Sila Junie binigyan Boy. Na daw siya ng kotse. One month pa lang yung anak niya. Isipin mo, endgame na yung ano nila. Yung laruan na tayo, pangarap lang natin magkaroon. Kasi sa ano kasi, sa psychology, yung kung ba't maraming depressed na nasa taas. Kasi ang totoo lang, ang nagbibigay ng sense sa buhay natin yung struggle, yung may inaakit ka. Eh sila kasi, lahat na madali. Pag nandun ka sa lahat madali, ano pa bang sense ng ginagawa mo? Anong meaning ng ginagawa mo? Ay lahat parang tsaka, nasa inaakit. Tsaka kasi instant, bro, pag nandun ka, ang yaman niya lahat eh. Hindi katulad ng estudyante ka. Kunwari, sa tayo, nasa private school tayo. Pero may pinakamayaman pa rin doon. May pinakamayaman pa rin doon. Pero kasi sa yung talagang mga malalaking school na pangmayaman talaga, like yung mga anak nila Manny Pacquiao, yung mga yan. Brent. Kahit anong, kung dati siguro nag-aral sila sa mababang, hindi mababang school, sa kunwari, Lasal. Mas normal lang. May mga ano pa dyan eh. Mga hindi ganun sobrang rich talaga. Pero yung ultimate rich, kaya parang huyo ka na lang pag nandun ka na sa school na sobrang ultimate yung mayayaman. Totoo yun. So, kakala mo na cool ka pa rin pagdating mo sa, wala ka na. Ako pare-pareho na kayo. Feeling ko talaga as in legit to ha. Feeling ko isa ako sa pinakamahirap sa Lasal dati. Pag nakikita ko lang, dati uso yung ads noon sa ano sa basketball, kayaan. Kaklase ko, 16 years old, magbabayad ng 30 mil sa magbabayad ng 30 mil sa pustahan sa basketball. Sabi ko, paano naging posible yun? Oo, di ba bro? Kaya hindi ka laging
pinaka ano, feeling mo kasi nung high school ka lahat. Kunwari ikaw ano ka, rich kid ka nung sa ano mo. Pagdating mo pala ng college, mga super rich pala yung mga kasama mo, di ba? Totoo yun. Pero ako nakita ko rin naman, marami rin like meron ako man naging kaibigan na super rich na medyo kupal. Meron din ako naging super rich pero sobrang bait. Noon magugulat ka na. Paano ko naging ganyan kabait? Nakakatawa rin. Talagang iba-iba rin talaga. Pero yun nga nakita ko na mas prone sa depression yung mga mayayaman kaysa sa mahihirap. Diba? Kasi ang bilis ng access sa kanila eh. Pero, pero yung yumaman galing sa hirap. Bihira, kayang-kaya nilang gawa ng paraan yan. Tsaka sanay sila sa problema sila, eh. Makakabalik sila. Pero yung parang old money. Totoo yung yan. Mga old money na galing ka na talaga sa mayang pamilya, hindi ka na nag-struggle. Yun yung mga nahihirapan makabalik talaga. Totoo yun. Tsaka ano talaga na ang success din kasi may fight na swerte rin eh, di ba? May mga bagay na tatraboy mo pero at the same time. Bro, yung mga ano ha, yun yung kinaganda eh. Isipin mo yan sila Henry C. Tingin mo maghihirap pa ba yan? Hindi. Di ba? Maghihirap pa ba yung pamilya niyan? Kumbaga yun nga yung gusto ko eh. Isang gawin sa pamilya. Yung kahit wala ka na, parang yung sinabi ng mga anak ni Dolphy, wala na yung tatay nila pero nagpo-provide pa rin sa kanila. Ingatan. Ganun din kay Henry C. Kahit anong mangyari, nagpo-provide siya hanggang sa apuot sa tuhod niya. Ganyan si, ang goal ko. Si Mercury Drugstore, ganun din siya. Nagpo-provide siya, wala na intindihin nyo eh. I-maintain mo na lang yung negosyo. Maintain na lang, mag-create ka pa ng ibang businesses, di ba? Grabe nga yung ibang mayaman eh. Si Small Loud eh. Small Loud eh. Parang sinasampal sa hirap eh. Di ba? Totoo yun. Sobrang yaman nila. Kapag pinanood mo yung vlog nila, hindi ako nanonood ng vlog nila, pero pag nahagip ko. Nararamdaman mo, takin ang hirap ko. No? Ang hirap mo pa. Ako okay, akin siguro, pero minsan lang din, baka kasi nagkakaroon din ng epekto sa tao na masyado kinukumpir yung sarili. Mahirap din yun eh. Pero sa akin, hindi goal ko magkaroon ng, hindi mo old money, pero ito rin na nakita ko. Kasi, ayun nga, dahil nga may mga nanggaling tayo sa mga school na medyo maraming ganon, akin, kung i-build ko man ng iiwan ko ng, sana man lang, hindi ko naman alam, wala naman kasiguro doon, susubukan lang naman. Na kung sakaling in the future makapag-iwan naman ng kayamanan, is pati yung culture of education and morals, iko-cultivate ko rin dun sa pamilya ko. Na para bang iiwanan ko sila na ganito tayo sa pamilya, ganito tayo, na importante. Parang kasi, pag giniwanan mo na sila ng pera, ay, panigurado, may isang black sheep lang dyan, baka sirayan pa pamilya. Di ba? So, parang ganun. Yung parang ginawa ng, ano, ng, ano ba yun, ng, ano ba yun, si Rockefeller? Yung parang, ginawa yung waterfall method, na ginawa niya ng paraan para lumaki lang na lumaki yung pera nila at the same time. Lahat ng, ano nila, educated, lahat may, parang ganun. Kasi ako nga, yun nga, hindi kami galing sa ano. Walang nagturo sa amin paano magnegosyo, paano, basta mag-aral.